Gandang gabi ha sa inyong lahat. For today's vlog ay magluluto ulit tayo ng ating pampakain sa mga baboy. Kangkong ulit po ang ating lulutuin. Medyo ginabi na tayo sa pagluluto dahil kanina ay naggawa tayo ng bangka. Nagmasilya po ako ng bangka kanina kaya medyo ginabi na ngayon ako sa pagluluto. Gabi nang nakapanguha kaya gabi na rin makakaluto. Hindi naman pwedeng hindi tayo magluto dahil wala tayo papakain bukas sa ating mga alagang baboy. Kaya kahit gabi na ay tiyaga pa rin. Tayo kukuha ng gatong. At kulang na sa gatong doon. Oh, madami naman ditong nakatambak. Scrap sa ating mga kulungan. Ito nga pala ang ating pinanguhang kangkong kanina, nahugasan na natin. Iluluto na lang natin yan para hindi naman nakakaawa ang aking mga alagang baboy. Para sila'y may kainin. Di bali ng mga bata ay sa gabi. Basta tayo may ipapakain sa ating mga alaga. Hindi pwedeng hindi kakain ng ating mga alaga. Tayo kukuha ng tubig naman. Maluwa naman sa tubig dito. Easy to get, easy to care. Tayo ho'y nagmasilya ng bangka kaninang umaga. Minamadali ho nating tapusin kaya tayo'y ginabi na sa pagluluto. Kahit minadali natin ang paggawa ng bangka ay hindi din naman natapos. Kaya bukas ay gagawa ulit tayo. Gagawa ulit kami bukas ng bangka. Hindi pa tapos pinturahan. Minamasilyahan pa lamang. Yan, papainitin lang natin ang kawali. Tingnan natin ang apoy. Dalawang timba ulit ang ating lulutuin. Madami-dami ang aking pakaining baboy. Yeah. Lakas ang apoy. Habang pinapainit natin ang ating kaldero, ay ako'y mag-i-inject muna sa aking mga alagang biik. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ito ang ating i-injectan. 3 days na nila ngayon kaya kahit gabi na ay mag-i-inject pa rin ako ng vitamin sa aking mga bagong anak na biik. Ito naman ang nasa kabila. 5 days na nila ngayong araw na ito. 13 piglets pa rin, wala pa rin pong nababawas. Tulog na tulog. Inject na po tayo ng ating mga biik. Siyempre, nandiyan ang mainit na tubig para sa mga hiringgilya na gagamitin natin.
kahit gabi na ay kailangan nating mag-inject sa ating mga alaga dahil nga tatlong araw na nila. Hindi pwedeng ma-delay ang pag-i-inject sa mga biik natin dahil bababal ang paglaki ng mga biik na ating inaalagaan kapag pag-delay-delay ang mga pag-i-inject ng vitamins. Napakahalaga ho ng vitamins na i-inject natin sa kanila ay para lumakas ang kanilang immune system. Ito po ang ating i-inject sa kanila, Jectran Premium Vitamins Iron for Piglets. Apat na piraso lang naman ang ating i-inject lang, kaya saglit lang ito. Okay. 5 days na po sila. Nalulusog na. Salamat sa ating Panginoon dahil binayayaan tayo na malusog na biik. Ito naman po ang ating ininjikan kanina. 3 days. You know, 4 pieces lang po sila. Tumae. Mawalisin natin. Dahil bawal tayong mamaho. Alright, tapos na po tayo mag-inject ng vitamin sa ating mga biik. At saka babalik na po tayo sa pagluluto ng kangkong. Let's go! Lakas ng apoy. Okay. Kulo-kulo na ng konti. Ilagay na natin ang ating bigas. Hinahaluan natin ng konting bigas para may sustansya naman ang ating pampakain sa ating mga alagang baboy. Ihulog na din natin ang kangkong. Yan. Isang timba lang muna, mamaya na yung isang timba. Pupuno siya eh. Mamaya pag medyo na luto-luto na itong isang timba na to, ay ihuhulog din natin yung tapantimba. Nahugasan ko na po ito. Kaya malinis na yan. Bali yung niluto natin kahapon ay naubos na yung araw na ito. Kasi isang araw lang ng isang araw ang ating pinapanguha dahil baka mapanis yung kung dadamihan natin ang ating iluluto. Nasiselan din ang ating mga alagang baboy. Mahirap na. Makasumakitan siya ng ating mga alaga. Kung matatanong ho ninyo ay pati yung may mga anak ay pinapakain din natin ito. Dahil nga kinulang tayo sa budget. Luhalo lang.
ganado pa rin naman ang ating mga alaga sa pagkain ng nilagang kangkong, kaya tiis-tiis lang muna tayo sa gantong pagpapakain. Hihinga, may pag-asa tayo. Tama ba? Maliwanag dito, kabilugan ng buwan. Dito sa Amerika, maliwanag naman. Sandali lang naman itong maluto. Maya-maya ay kupis na mga kangkong na iyan. Pagkaluto nito ay ating papalamigin dahil hindi ito pwedeng ipakain ng mainit sa mga inahing baboy. Masisira ang matres. Kapag napapakainin ng mainit. Pati sa buntis nating inahin ay napapakain din ito. Hindi ko alam kung okay ba yan. Malalaman natin. Kapag nakunan ay di hindi maganda. Pag hindi nakunan ay di maganda. Wala naman tayong choice kung hindi magpakain ng ganito dahil wala nga tayong pambili. Ayan mga kaumay, hanggang dito na muna po ulit ang ating video. At ako ay napapaguda na at init. Update ko na lang kayo bukas. Papakain natin ang ating mga alaga. Pa-subscribe po ng aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Babu!